Mahigit sa 200 tao ang nagre-request. 200 tao ang nagre-request po sa atin na gumawa ho tayo ng video tungkol ho sa notice of delinquency. Ayan. So, mga accountants, CPAs, alam po ninyo importante na unahin nyo ang batas kesa ho sa mga standards, principles. Kasi ho, ang nagdudulot ng kasamaan na eksperyensya sa mga maraming taxpayer sa past 35 years ng aking buhay, definitely ho ang financial statements. Sorry sa mga ka-CPA ko, kayo po ang nagdudulot ng pighati sa maraming taxpayers. At nagagamit po ng mga biro o BIR officials ang inyong CPA audited financial statement sa katarantaduhan. So, isa ho sa pangaparaan para hindi ho kayo maloko, ipag-aralan ho natin ano ba ang behind the notice of discrepancy. Sa akin, no to deficiency pala, discrepancy. Deficiency and peace is accessible. Now, umpisan ho natin ang pag-aaral natin dito po sa Revenue Regulation 22-2020. Ang tawag ho rito ay due process. Sa mga hindi ho nakakaintindi anong ibig sabihin ng due process, yan po yung procedure na hindi pwedeng talunan. Ibig sabihin, kung ang number ay magsisimula sa 0, 1, 2, 3 hanggang 10, o katulad ko, tumalon ako, 3, tapos 10 na. Nag-skip ho ako ng counting. Ang due process, bawal ho mag-skip. Pag sinabi mong 1 to 5 yan, magsisimula ka, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So kung yung biro o yung taxpayer ay nag-commit na hindi nila bibilangin yung 3 and number 4, violation ho yun ng due process yun, matatalo ho yung kaso ng taxpayer versus BIR dahil yung taxpayer hindi nag-observe o nag-comply sa due process. Ganun din po ang mga biro. Kaya mapapansin niyo pag nagbabasa ho kayo ng mga court's decision na galing sa Court of Tax Appeals, Regional Trial Courts, at saka sa ating Supreme Court, kadalasang natatalo ang taxpayer pati na rin ang mga biro dahil hindi sila sumunod sa due process. So, ang due process, pagdating mo sa deficiency assessment, mapapansin nyo rito, nakasulat na, ito pong RR 22-20. Ang particular na pag-aaralan natin dito, initial report. Sabi rito, ang initial report, isasubmit daw nung revenue officer at group supervisor sa kanilang RDO. At yung RDO gagawa ng NOD at ibibigay sa taxpayer. Yung taxpayer dapat sumagot sa NOD, otherwise matatalo yung taxpayer. Ganun lang kasimple. ROGS pupunta sa RDO. RDO gagawa ng NOD. Yung NOD kukunin ng RO tsaka GS i-deliver sa taxpayer. Yung taxpayer pag nabasa yung NOD ay isa sa magre-reply. So ano yung reply na sinasabi dito? Sabi dito, kailangan mag-explain yung taxpayer, otherwise, matatalo yung taxpayer. So, maliwanag ho yung process. Ngayon, itong si BIR Commissioner, under Section 2 and Section 4 ng Tax Code, isa yung nag-i-enforce ng assessment. At isa sa mga power niya is explain kung anong ibig sabihin nito. Kasi minsan, ang batas natin, napakahirap intindihin. Kaya nga merong rule na difficult interpretation of the law. So, mas maigi ngayon, meron na tayong internet, pwede mong i-Google. Oh, maintindihan mo yung batas. Ah, hanggang hindi mo naintindihan, huwag kang tumigil mag-Google. So, ngayon, related ho yan dito sa procedure. So, ang BIR Commissioner, gumawa siya ng tinatawag na Revenue Audit Memorandum Order 1-2022. Tungkol ho yan, makikita nyo naman yung subject para sa Value Added Tax Manual, Audit Manual. So, yung mga wala pa hong audit manual, pwede nyo ho akong i-email. Bibigyan ko ho kayo ng PDF copy para meron ho kayo sa inyong opisina. At ito po ay walang bayad.
value added tax. Tandaan nyo yan. Susunod yung pakikita ko sa inyo ay isang revenue audit memorandum order, 1-2020. Ito naman ay yung pang general audit program ng BIR para ho sa income tax, withholding tax, and other taxes, etc. So kung wala pa ho kayong kopya, pwede ko ho kayong bigyan, email nyo lang po ako. Okay, siyempre, pag busy ho ako, matatagalan ho yung pagsagot ko sa inyo. Or i-text ho ninyo yung mga number na nandiyan dyan para sila na ho ang magbigay sa inyo. Okay? So, dito ho sa Revenue Audit Memorandum 1-2020, nabanggit ho sa page 86 yung discussion of discrepancy. So, pupuntahan ho natin yung discussion ng discrepancy. Ito yung page 86. Sabi dito, essential daw. Pag sinabi kasing essential, important. Ibig sabihin, kasama yan sa due process. Hindi pwedeng hindi mawala. Ibig sabihin, laging present. Okay. So, essential daw sa effective audit, magkaroon ng hold closing conference. Ang tanong sa akin, sir, yung bang closing conference at saka yung discussion of discrepancy, magkaparehas ba yan o magkaiba? Pag sinabing magkaiba, separate and distinct. Okay. Kahit kapatid ko si Wilfredo, separate and distinct pa rin kami. Maaring si closing conference ay brother and sister, pero separate and distinct pa rin sila. Ibig sabihin, magkaibang individual. So, si Emelino at saka si Wilfredo, magkapatid, pero magkahiwalay. Dahil pinaghihiwalay sila ng batas. Merong sariling identity si Emelino, may identity si Wilfredo. Ganon din po yung closing conference at saka yung discussion of discrepancy. Nakasulat ho yan dito sa binabanggit ko sa inyo. Sabing ganon, kailan mangyayari yung closing conference? Sabi, yung closing conference daw before the preparation of final report of investigation by the RO. Before the preparation of the final report. Maliwanag ho yan. Pero dun sa binasa natin kanina, ang sabi is magkakaroon ng discussion, ayan o, for the purpose of the discussion of discrepancy ay merong initial report. Initial report, discussion of discrepancy. Magpinsan sila. Yung isa naman is before final report, magkakaroon ng closing conference. So, maliwanag. Pag-usapan muna natin. Yung bang initial report of investigation at saka yung final report of investigation ay iisa? Sa mga matatalinong tao, kahit sino bang kausapin kong mga lawyers at magagaling na CPAs, kasi CPA din ako eh. Yung initial report at saka yung final report, magkaiba. Tinignan ko ang Google. Google, ang initial report, ano definition? Define. Ang final report, ano definition? Define. Nung kinumpare ko yung definition, magkaiba. Hindi mag-asawa, hindi magkapag-anak, ang initial report at saka ang final report, magkaiba. Maaring ang gumawa ng initial report, iba. Maaring ang gumawa ng final report, iba. Maaring parehas yung gumawang tao ng final report at initial report, pero magkaibang oras, magkaibang araw, magkaibang panahon. So therefore, hindi sila parehas. So kung yung closing conference ay gagawin before final report, ibig sabihin, hindi pa nagagawa yung final report. Kung yung discussion of discrepancy ay gagawin doon sa initial report, definitely yung closing report, yung closing conference ay hindi gagawin sa initial report.
mas maaga pa siya sa initial report. Hindi ko alam, baka zero report pa yon, wala pang report. Nakikipag-usap na, o bagitin natin, zero report na lang, zero report of investigation, magkaroon na dapat ng closing conference. So, dun dapat maganap ang closing conference sa zero report of investigation. Okay? So, pagkatapos magkaroon ng closing conference, gagawa ngayon ng initial report of investigation yung revenue officer for the purpose of discussion of discrepancy. At this point, involved na ngayon yung group supervisor, yung revenue district officer, at saka yung notice of discrepancy. Notice of discrepancy na ipadadala sa taxpayer. So once natanggap ng taxpayer yung notice of discrepancy, dun palang magkakaroon ng discussion of discrepancy. Pagkatapos nun, tsaka palang gagawa ng final report. Pag natapos na yung discussion for discussion of discrepancy. Yun yung sinasabi dito ng dalawang batas. So sir, parang ang hirap niyan. Hindi mahirap. Ang sabi kasi ng ating Supreme Court, kung merong batas na hindi nagtutugma, it is the duty ng administrative agency, katulad ng BIR, duty to ng BIR commissioner, na i-harmonize. So, kung merong pagkakataon yung ating commissioner na makipag-usap sa akin o magdebate tungkol dito, gamit itong internet na to, ini-invite natin na magkaroon ng malayang talakayan, mag-invite din tayo ng ibang mga CPAs, mga lawyers, tungkol dito para maintindihan natin ano ba talaga ang due process. Sa zero report of investigation, dapat may closing conference. Tama naman yun eh. Kasi wag mo nating involve yung group supervisor kasi hindi naman nila nakita yung primary source document eh. So dapat ang mag-meet talaga, taxpayer tsaka yung RO na nakakita ng primary document. Second, pagkatapos nun, talagang walang nangyari, hindi nagkaroon ng reconciliation, sinasabi ng RO, tama ako, sinasabi ng taxpayer, tama ako, under the presumption of regularity, laging tama yung revenue officer, dadalhin niya ngayon sa GS niya for review. Maganda yun. And for DRDO, mga RDO ang nakikinig sa akin ngayon, gusto ko sanang warning ang kayo, dinelegate sa inyo ng BIR commissioner yung kanyang power to supervise RO and GS. Dinelegate din sa ng BIR commissioner sa inyo to review yung report of investigation. Ang nangyayari, mga RDO, hindi niyo sinusupervise yung mga RO niyo kaya mali-mali yung ginagawa at hindi niyo nire-review yung NOD kaya mali-mali yung nakasulat sa notice of discrepancy. So, mga dahil dito, nagkakaroon ho ng irritation between taxpayer and the BIR as a agency. Hindi na ngayon pinagtitiwalaan ng mga taxpayer ang BIR because of this kind of omission na ginagawa ng mga RDO at minsan kasama na rin yung sinasabi nilang chief assessment section, wala namang ginagawa, at saka yung iyong group supervisor, wala rin ginagawa. Huwag naman kayo masasaktan sa sinasabi ko kasi ito lang yung mga sentiments na dumarating sa atin. At nararamdaman ko rin naman to, sir, sa dami ng mga assessment notices na nakikita ko at sinosolve ko sa tanang buhay ko, naknang pitong kuba, puro mali. Wala pa ako nakita, siguro sa dami niya, 90% mali. Nakikita mo naman sa Supreme Court decisions yan at saka sa tawag nito sa Court of Tax Appeals kung magkakaroon tayo, sabihin na natin, nagbabasketball sila, mag-i-scoran tayo, taxpayer versus BIR, malaraman mo, mas maraming natalo ang BIR kaysa sa taxpayer. Nakakahiya yun, sir, nakakahiya. So, sinasabi ko rito, sa NOD, meron ho kayong karapatan. Ang karapatan nyo, zero report of investigation pa lang, kailangan meron ng closing conference. Okay? Yun po yung tinatanggal sa aking kaisipan, ninanakaw ho sa inyo. Huwag ho ninyong panakaw. Eh sir, paano namin hindi yan mapanakaw? Simple lang. Sabi ko sa inyo, ang gamot po sa problema ng taxpayer ay prevention. So ako po, ang ginagawa ko, gumagawa ako ng letter para sa mga taxpayers. Ito po yung letter ko, sample. Meron akong letter of clarification for closing conference. Pinasasagot ko sila rito. Paikli lang tong letter na to.
At nire-request ko na magkaroon ng closing conference. Prevention. Ayan. Meron po kasi akong ino-offer din sa inyo kung gusto nyo maging franchisee ko, eh mag-submit lang ho kayo ng letter of intent sa akin na gusto nyo maging franchisee at para po makasagot ako sa inyo ng letter of engagement. So, ang franchise ko ay dalawang klase para ho sa mga deficiency tax assessment. Eh, tuturo ko ho sa inyo paano ho mag-analyze ng assessment at sumagot sa assessment na mananalo ho kayo. Meron din po akong franchise para ho sa audit protection services from subpoena, from letter of authority to subpoena Duces Tecum. At yung video ko tungkol dyan, ang tawag ko sa video ay tax specialista, Google nyo lang, tax specialista franchise, at saka nakasulat naman doon, makikita nyo yung thumbnail niyan is opportunity is available. Choose prevention, cure deficiency. Available po ang business, negosyo, may asawa, may anak, o anong kapaman. Okay? May pinag-aralan o wala, pwede ho kayong kumita sa taxation. Hindi lang BIR dapat ang kumikita sa inyo, kayo rin po ay kumikita dahil alam ninyong ipaglaban, proteksyonan, at i-promote propaganda ang inyong karapatan. So ito po yung lecture ko para ho sa behind the NOD. So ang sinasabi ko lang ho sa inyo, kung gusto nyong bilhin yung aking template, ayan, pwede ho nyong bilhin tong template na to at 2,000, kung nakikinig sa akin yung aking mga franchises, alam nyo, kilala ko kayo sa ETM Tax Agent Office at saka sa si Lenlen, si Sonia, ang halaga ho nito ay 2,500 pesos. Pwede ho ninyong gamitin yan ng 1,000 beses kung 1,000 yung kliyente nyo. 2,500 pesos para ho dito sa closing conference. Kasi sa closing conference, marami ho kayong pwedeng itanong at pwede ho maproteksyonan yung karapatan nyo. Ang prevention ho ay nasa umpisa. Ang prevention laban sa corruption, nasa umpisa. Ang prevention laban sa matataas na deficiency assessment, nasa umpisa. Hindi ho during corruption or during deficiency assessment. So with that, mga ka-taxpayer, kung minamahal, ini-invite ko ho kayo na maging franchisee ko para ho sa building competence o yung deficiency tax assessment and audit protection services. Inahangad ko, ka-taxpayer ko, ang masayang buhay para sa inyo. Peace and happiness be with you for life. See you later.